yung binigay sa akin ni Pastor Ace, yung evangelism, child evangelism actually. Now, dinati ko lang siya sa dalawa. Siyempre, yung sa atin, yung sarili nating mga anak, at yung anak ng iba. Okay? Dabi dito sa Mark 10, 14 to 15, puntaan lang po natin. Mark 10. Sabi dito, but when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, suffer the children to come unto me and forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little children, he shall not enter therein. Okay? Bigyan na no? Kino-equate yung pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang bata. No? Yun po yun. Ano? Ibig sabihin lang yan, no? Lahat tayo kailangan maging isang bata para maligtas tayo. Ano ibig sabihin lang? Mag-lilate ba tayo? Magiging bata? Hindi, no? Ibig sabihin lang yung pagtitiwala natin. No? Yung pagtitiwala natin ay parang katulad sa bata. Kung katulad sa bata, therefore, yung bata, ganun lalo yun. Tama? Maniligtas po ang bata. No? Kung yan po ay wala pa sa age of accountability, no? Yan si Shana, si Jared, no? Si Johan, dapat nasa age of accountability na to. Eh. Pwede na dapat itong maligtas. No, sa biyaya ng Panginoon, yan po yung isa sa mga workout namin. No? Na dapat maligtas na to. No, si Peter, no? Sa biyaya ng Panginoon, tumagat niya sa Panginoon. Kasi alam niya na yung tama at mali. Si Aiden, hindi pa rin. Kaya pag umidad yan, malalaman niya na. Kaya ang bata, pag tinanong mo, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Yung wala pa doon sa age of accountability, isa lang pong sagot niya, langit. No? Now, punta po tayo dito, no? Hinati ko lang po sa dalawa. Kung yan ay kapamilya mo, may isang bata, kapamilya mo, ano pong sinasabi ng Biblia para ma-share mo sa kanya yung salita ng Panginoon at the early age, even though wala pa siya dun sa age of accountability. Sabi dito sa Proverbs 22:6, kilala po yung verse na to. Ano pong sabi dyan? Proverbs 22:6. Train? Yan po, kilala yan. Proverbs 22:6. Sabi po dyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay, bata pa lang po yan, natitrain natin. Lalo na to si Jared, ano? Bata pa lang, alam niya na kaagad yung ano, mali at saka yung tama. Sige. Kahit wala pa sa accountability, kasi yung sinasabi nyo po, yung 7 pataas sa accountability. Parang gano'n, ano? Pero ito, kahit wala pa, natitrain mo na siya. No? Matitrain mo na siya kasi siya naman ay kasama mo. Tama? Kaya kung ikaw nag-anak ka, pwede mong matrain bata pa lang, no? Na masabi mo sa kanya, mali yun, tama yun. Tama yung ginagawa niya, mali yung ginagawa niya. Okay? Now, in that case, pagdating dito sa ano bang meron ng bata? No? Bakit kailangan mo siyang itrain? Okay? Sabi dito, sa Proverbs pa rin, 22:15 naman. Sabi doon sa Proverbs 22:15, ano daw meron sa kaisipan ng bata? Sabi dito, foolishness is balm in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Okay? Sabi dyan, ulitin ko lang ulit, foolishness is balm in the heart of a child. No, ang bata, huwag mong turuan, pabayaan mo lang siya, sigurado, healing yun sa kamalian. Kasi ang pag-iisip niya ay bata pa lang siya, may foolishness yung nasa puso niya. Si Johan, pabayaan mo yan sa isang kwarto, hindi mo na alam kung ano yung ginawa niya. Pinagbubuksan niya na kung anong dapat hindi niya pagbubuksan, pinagagawa niya hindi niya dapat paggagawin. Okay? Kaya ngayon, ano daw yung panglaban natin sa foolishness ng heart ng bata? Run! Okay? Kailangan natin silang paluin. Rod of correction shall drive it far from him. Bata pa lang, wala pa sa age of accountability, pwede na natin sila, okay,
ituruan patungo sa Diyos. Okay? Now, sabi dito sa 23, same then, Proverbs 23:13-14, tingnan natin. Tunay ba? Nailalayo mo ba siya? Nailalayo mo ba siya sa kapahamakan? Tingnan natin sa Proverbs doon pa rin, ano? 23:13-14. Ang sabi dyan, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with rod, he shall not die. No? Thou shalt beat him with the rod, and shall deliver his soul from hell. Pag pinapalo daw natin ang bata, nilalayo natin siya sa impyerno. Yan po ang sabi ng Biblia. Okay? Ngayon, pag yan ay nasa age of accountability na, yan ay anak natin, yan ay kapatid natin, no? Pinsan, no? Pwede mo nang ano, diretso yung salita ng Panginoon. No? Yung gospel, yun na, no? Now, dito naman tayo sa mga hindi natin kapamilya. Siyempre, kunyari, nag-soul winning tayo, nanganak tayo ng bahay, ikaw ay nandoon, kasama ka sa soul winning, kaya mo namang mag-soul winning sa mga bata, yun yung pagkakataon. No? Number one, ano ba yung mga una natin dapat gawin? Okay, ang maganda sa soul winning, no, makukuha mo siya one-on-one. Okay? Kung hindi crowded, hindi maraming mga bata, pwede mo siyang one-on-one in. Okay? Yun yung pinaka-the best way. Kasi pag marami, kailangan meron kang baon na scheme para makuha mo yung attention ng mga bata. Napakahirap kuhanin ang attention ng mga bata. No? Kailangan magaling ka sa pananalita. No? Magaling ka kumuha ng kanilang mga attention. Meron kang mga rules. No? So, diba, pag nagtuturo tayo ng mga bata, may mga 1, 2, 3 rules tayo. 1, umupo. Pangalawa, tumahimik. And so on and so forth. Meron tayong mga rules na ginagawa para makuha natin yung attention. No? Isa nga sa, nakita ko dun sa anak ni Brother Clark, ang galing niya kumuha ng attention eh. Ginagano'n niya lang yung kamay niya. Ginagano'n niya yung kamay niya. No, tumatahimik yung mga bata. Galing yung... At sabi ko, yung batang to, sa bata pa lang, train na. No? Para sa... Okay? At kung yan ay maraming crowd, kailangan mo ng animation, di ba? Paano? Pwede ka tumumbling, no? May iba, gumagamit yan ng mga tricks, no? Para makuha lang yung mga attention ng bata. Pero ang pinaka-the best nga, ay makuha mo ang isang bata one-on-one. Kasi, that's the best yun. Kung ikaw naman ay Sunday school, pero tayo, hindi naman tayo ganun. Wala na tayong Sunday school. Pero pag dati kami, ginagawa namin yun, iniisa-isa namin yung mga bata. One-on-one, para ma-ano mo rin, no? Ma-sure mo na yung kaligtasan niya ay authentic. No, hindi lang siya nakikig, tumaks ng kamay. Sino gusto tumanggap sa Panginoon? Lahat, sasabay yun kasi bata yun. Okay? Ngayon, kung tayo naman ay nag-soul win sa labas, no, the first thing, pag may nakita kang bata, humanap ka ng kanyang kasama. Either be yung kanyang magulang, o yung kanyang guardian or matanda sa kanya at ipaalam mo yung bata. Pwede po ba namin turuan ng banal na salita or ng kaligtasan or mag-share ng gospel sa inyong sa bata nito? Kasi nagawa natin yan, hindi natin pinaalam. Di ba? Alam natin kung ano yung nangyari, no? Kinuha ng matanda, ng galit na galit yung matanda. Tinuturuan nyo ng mali. Natuto tayo doon sa ganun pala. Okay. Maliligtas ba ang bata? Tama, naliligtas po, no? Pag napaliwanag pa natin ang kasalanan, malalaman ba niya? Sabi po ng Proverbs 20. Sabi po dito sa Proverbs 20. Proverbs pa rin po tayo. Proverbs 20, verse 11. Bata pa lang ba? Alam niya na kung ano ang tama at mali? Tingnan po natin. Sabi mismo ng Proverbs. Even a child is known by his doings. Whether his work is be pure, work be pure, and whether it be right. Sabi dyan, no? Bata pa lang siya, alam niya na yan. Kung ano yung mali na ginawa niya, kung ano yung ginawa niya.
no? Kaya pag present natin yung Romans 3:10, Romans 3:23, alam niya yung konsepto ng kasalanan. No? May mga maliliit, makukulit lang talaga na bata, no? May mga nakakausap tayo, talagang napakulit, napakakulit na bata. Pero pagka nalaman niya na yung kakulitan niya, pag nagdire-diretso hanggang siya tumanda, siya pupunta sa impyerno. No? Matatakot na siya doon, napasok ka na ba? Yung ano natin, no? Mas masarap ba mapasok? Masakit yun. Even though, lagi na pagka buong katawan mo, no? Parang pinaso, pero hindi ka na mamatay. Yun yung kaya mo. Okay? Yan po, yung isa sa mga ano natin. Pag bibihin ko lang ulit, kung ngayon, mas pinaka-the best, one-on-one, no? Pag yan ay crowded, gagamit tayo ng mga scheme, animated, or use materials para makuha natin yung kanilang mga attention. Okay? May mga magagandang materials, yung wordless book. No, yung puro kulay lang, no? Ganda rin yun, eh, no? Napaka-simple niya, pero ang bilis mong i-present yung gospel sa mga bata. Okay? Illustration, mga drawings, animation, no? And we are going to use rules. No, pag hindi tayo nagbigay ng rules, chaotic medyo yung ating pag-present ng gospel. Kasi wala tayong binang na rules sa kanila. Ganyan, nagaling natin. Hindi na simple, hindi ka. Ang galing. Masakit yan eh. Gagano lang siya. Ang galing niya eh. No? Na 1-2-3 rules. Pwede tayong lumangon naman. Okay, kung yan tayo, kung tayo mag-share ng gospel sa bata, kung tayo nasa labas, hanapin natin yung kung merong matatanda, ipaalam natin sila kung pwede natin sila share ng gospel. Okay, respeto rin natin yung mga tao na okay, kung wala naman, go ahead. Share natin yung gospel sa kanila. Okay? Number, meron pa na ano na ano, na miss out, no? Pagka tayo ay nag-share na ng gospel, we create parang storytelling-like environment. No, yun ang pinakagusto ng bata. Alam mo ba? Parang kinikwentuhan mo talaga siya na may namatay para sa'yo. No? Dahil sa iyong kasalanan, hindi mo kaya niligtas yung sarili mo at ikaw ipupunta sa impyerno, and so on and so forth. Pag-share natin ang gospel. No? Bumuha ka ng environment na parang story light telling. No? Bumupo ka sa ano, sa i-gather mo sila, paikot. No? Mga schemes lang yan para mas maganda yung iyong pag-present ng gospel. Okay? Balikan ko lang po uli sa Mark 10:14-15, sabi doon, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Sabi ng salamat.